Okay, last video ngayong gabi. Ito naman ay KMJS, Gabi ng Lagim 6. Hindi ko pa napapanood to, no? Pero sabay-sabay tayo manood dito, mga men. Mukhang interesting tong topic nila na to, eh. So, ayusin ko lang. Ganito po talaga yung paraan ko, no? Ng pagre-react. Baka mamaya may mga bagong nanonood sa akin. Diba? May purpose po kung bakit ganito. Ang ayaw ko sa ano, sa Gabi ng Lagim na yung sa ano, mas dinadamihan nila yung drama, eh. No? Mas maganda yung direct to the point tayo na doon tayo mismo sa topic. Photographer from Pampanga. Refer sa akin to location na to. Sabi nila kasi maganda daw at yung graffiti style sa rooftop. Kung aabangan mo yun ng 5 o'clock to 6 o'clock, ang bagsak ng ilaw tsaka ng sunset, maganda. Anong tatanong lang? Nakarating kami sa location, ayaw na kami papasukin. So kami magbabarkada ng photographer tsaka yung kasama naming model, tumawa lang. Dito na nag-start yung video ko. So, ayan ang mga kasama ko ngayon for this adventuristic photoshoot. So ito yung dadaanan namin papunta sa location. Diretso lang siguro. Mauna kayo. Umaga sa labas, pero takot sila. Sakto hawak niya rin yung sword slide ng tawag namin doon. So sinindihan niya, sabi niya, sobrang dilim pala. Ano, tuloy ba natin? Ay, tingnan na rin naman. Ano? Naririnig niyo yun, may bata na sumisigaw. O nga, no? Pero, mamaya, i-opinionan ko to. Naririnig niyo yun, may bata na sumisigaw. Feeling ko hindi naman siya bata, men, eh. Parang noise siya sa labas. Kasi kung maririnig mo, may mga noise sa labas, eh. Diba, alam niyo yung paos na busina? Tamo ha, pakinggan nyo, mga kababayan ko. Tingnan na rin naman. Ano? Naririnig nyo. Hindi siya bata. Parang noise sa labas or basta mukha lang siyang ano... Nakarinig na ba kayo ng paos na busina? Na parang ganun? Kasi may narinig akong busina din sa background, eh. So, imposible naman multo yung busina din sa background. Kasi ibig sabihin, may mga contaminants na noise na galing sa labas. Tingnan na rin naman. Ano? Naririnig nyo yun, may bata na sumisigaw. Rita. Eh, for me, ano, may mga contaminants din kasi naririnig, eh. Sa bagay, ano, iti-take consider ko rin na mga photographer to, mga to, nagbi-video-video din to. Alam nila yung noise na nanggagaling sa loob at noise na nanggagaling sa labas. Pero ito, men, ano, ulitin natin, start tayo sa umpisa. Ito, men, ano, 'di ba? Ang layunin nila diyan mag-photoshoot. So ulitin natin yung ano, ha. Ang bagsak ng ilaw tsaka ng sunset, maganda. Anong tatanong lang? Nakarating kami sa location, ayaw na kami papasukin. So kami magbabarkada ng photographer tsaka yung kasama naming model, tumawa lang. Dito na nag-start yung video ko. Bakit nag-video ka? Kasi hindi kayo pinayagan, ano, then bakit kaya ang layunin nyo dyan mag-shoot ng photo? What's the purpose bakit nag-video ka? Eh, di ko naiintindihan. Dito pa nga lang, kinda red flag sa akin, eh. Parang nag-start ka na mag-video out of nowhere. Bakit ang layunin nyo ba talaga dyan mag-explore or mag-photoshoot? Kasi for me, ano, magpo-photoshoot kayo, isisave mo yung battery mo para sa photoshoot. Pero kung magbi-video ka, nagko-consume ng battery yan, men, eh. Unless na lang kung alayunin mo talaga, kaya ka pumunta dyan,
ay mag-video, hindi mag-photoshoot. So, ayan ang mga kasama. So, ito yung actual video daw, ano? For this adventuristic photoshoot. So, ito yung dadaanan namin papunta sa location. Diba, nagvo-vlog ka na yan, Min, eh. Nagvo-vlog ka na nito, eh. Tsaka anong purpose niyan kung wala kang balak na... Kasi ang pinalalabas kasi dito, aksidente mong nakunan kung ano man yung noise na yon, ano? Pero ano ang purpose mo? Bakit ka nag-video ng ganyan na parang kinakausap mo ang audience? Ibig sabihin, may balak kang i-post ito somewhere. Kasi parang ka nagvo-vlog talaga nito, Min, eh. Diretso lang siguro. Mauna kayo. Umaga sa labas, pero takot sila. Sakto hawak niya rin yung sword slide ng tawag namin doon. So sinindihan niya, sabi niya, sobrang dilim pala. Ano, tuloy ba natin? Ay, tingnan na rin naman. Ema. Naririnig niyo yun, may bata na sumisigaw. Wait ka, dimdam niya. Hali. Feeling ko nga, ano eh, something na, ano eh, na parang nag-move na object eh, hindi bata eh. Matros na. Kasi ang iyak ng bata, may gasp ng air yun eh. Parang, ano. So, ayan, umaga pa po. Sounds alike lang mo. Yung parang hinahabol siya or tumatakbo, parang nasasaktan na may humahabol sa kanya na ayaw siya magpahabol. Mauna kayo. Para, sulatan mo para niya. Jem? Daming kanak. Ay, nako, bisa. Wala man eh, may naririnig kasi yung ano ito ha. Unang-una, for me, may mga noise sa labas na naririnig eh. Tamo ha. Pwede kasi pito 'yun sa labas eh. Hindi naman talaga sigaw ng bata eh. Kasi kita mo dito sa part na to, no? Kita din yung ano eh, across the street din eh. Tagusan yung ano min eh. Pwedeng ang noise kasi, kaya ang feeling nyo nasa loob, pwedeng nang galing din dito sa labas. Di ba min? Hindi, for me, hindi siya ano, paranormal. Feeling ko nga set up tong ano na to eh, tong video na to eh. Kasi mga photographer sila, tapos nagvo-vlog ng ganyan. Di ba? Jem? Daming kanak. Ay, naku, bisa, Jem. Parang gano'n yung sakit ng manok. Sabi sa'yo, may narinig ako eh. Narinig nyo ba yung kanina? So, pumasok na kayo. Eto na. Ibuboost ko yung sound kasi asigurado ko medyo mahina yung audio nito. Nung pinilay ko to, GMA ako yung pinilibutan. Nakita ko yung shadow sa lente. Punta sa location. Chinat ko sila. Sino may hawak ng ilaw? Sabi ko. Si Jem. Nasaan siya noon? Sabi ko. Nasa likod mo lang. Sabi ko. Re-review ko ulit yung video. Sabi ko, may nakuha akong shadow dumaan sa lens ko. Sabi ko. Shadow mo lang yun. Sabi ko. Or shadow ng isa sa atin. Tama. Dahil yung ilaw mo nasa likod eh. Nasa harap ka ng ilaw eh. Imposible. Tatlo kayong nasa likod ko. Kung shadow ko yun, ang tama nun sa wall. Pero itong nakita ko, sa harap ko siya dumaan. Hindi man eh. Nasa likod mo yung light source eh. Kasi pwedeng ang mangyari, let's say hawak mo yung camera, ano, kaya mukhang nag-move na ganun kasi gumagalaw din yung light source mo. Ikaw yun, man. Maging ang mga... Kasi ito ha, yung... Ah, para kasing ang nakikita ko yung mga evidence nila, ano eh. Ambiguous ba? Tama ba yung term? Yung parang... Yung parang hindi naman talaga siya mukhang evidence, parang mga pangyayari na binigyan lang ng meaning. Ambiguous ba yung tamang term? Mukhang mali ako doon sa term na ano eh. Wait lang ha, i-search ko yung meaning ng ambiguous. Oo, tama, ambiguous yung ano eh. Yung mga evidence na pinakita min eh. Yung mga noise nung ano nung yung iyak ng bata. Hindi naman mga sounds alike eh, pati lalo na yung shadow. Pero tingnan pa natin ano, baka may na-capture pa sila na evidence.
dating trabahador ng ospital, meron ding nakakakilabot na mga kwento. Ah, so tapos na yung ano, tapos na yung sa mga photographer. Sa akin, reject yun yung evidence ng mga photographer. Pero doon sa lugar, dyan sa ospital, I do believe meron dyan. Kasi maraming emotions na naka-attach dyan eh. May mga namatay dyan, may mga, di ba, may mga last days ng pasyente na nabuhay dyan, di ba? Kaya nga yan ang isa sa mga gusto kong eksploran eh, yung hospital eh. Minsan, meron kami narinig na parang dumadaing. Nahihirapan ba? Parang humihiyaw, ganun. Ano kayong hospital yan na mapuntahan? Isang araw lang nakita namin, meron ng bakas sa floorin. Bakas ng parang paa ng batang maliit. Tapos pagdating dito sa may wall, umakyat pa siya sa wall ng ganyan. Tapos nawala, naputol na. Ang ipinagtata. Pero totoo yan, sa mall nangyayari yan eh. Sa mall, mga nagtatrabaho sa mall dyan, naranasan ko yan. Nakwento ko na to before. May picture ako niyan eh. Asa ba yung picture ko? Papakita ko sa inyo ano. Nung nagtatrabaho pa ako sa Ace Hardware. Nasa Facebook ba yung picture ko na yan? Tingnan ko ha kung nandun pa. Nandito pa. Alam ko na i-save ko yan eh. Ayan, ito yon. Ako ang nag-post nito. Sa mall ito, tinan mo ha. Yan yung, ano, yan yung na-capture ko noon. Yan, ganyan na ganyan, men. Paa ko to ha, paa ko to. Sa loob ng mall yan. Hanggang ngayon, hindi ko pa ma-explain yan kung ano yan. Kitang-kita talaga. No? Ganito ang nangyari, ang istorya niyan. Napicturan ko yan during clearing namin sa umaga. Ganito po kasi yan, ano, para maintindihan nyo. Ang routine sa mall, pag magsasara ka ng store, magki-clearing muna. Ano yung purpose ng clearing? Sisigurado mo wala nagtatagong tao doon sa loob. Sigurado mo patay lahat ng ilaw. At ang pinaka-importante, mamimake sure mo na yung sahig ay na-map ng janitor bago umuwi. Diba? Hindi pwedeng hindi, kasi nga kinabukasan ang gagawin na lang, pag open ng store, dapat malinis na lahat yan. Hindi na mag-aayos ng selling area pa. Diba? Pagka ano yan, pagka, anong tawag dito? Pagka bukas mo, dapat walang ganyan. At may CCTV niyan, men. May CCTV niyan. Dahil ako yung nag-opening, ako yung manager that time, minake sure ko na nung gabi na map yung lugar na yan. Minap ni Jay, yung janitor namin dati. Minap niya yan. Nung nag-opening ako kinabukasan, nakita namin yung bakas ng paa na yan. Bakas talaga ng paa. May mga creases pa nga eh. May mga marka pa nga ng ano yan eh. Then sa ibang part pa, merong ano pa, merong ibang position pa. Tapos tiningnan namin yung CCTV, eh yung CCTV naman kasi do low end. Kapag sa malayo, hindi mo naman nakikita na nagpo-form yan eh. Pag nasa malayo. Diba? Kasi hindi naman ma-define ito sa CCTV pag malayo na yung CCTV. Walang dumaan dyan. Wala siyang dumaan dyan sa ano na yan. Hanggang ngayon, mystery pa rin yan, yung ano na yan. Yung footprint na yan. Kaya naniniwala ako doon sa footprint na yan. Yung mga nagtatrabaho sa mall, kahit mag-Google kayo, may makikita kayo niyan eh. Yung mga nakikitang footprint sa mall, yung mga 10 taon na nagtatrabaho sa mall dyan, alam nila yan. Nakikita yung mga ganyan. Sino yung mga merchandiser dyan na nagtrabaho? Yung basta nasa retail kayo? I'm so sure may karanasan kayong ganyan na may nakikitang footprint. Basta mga ano ha, mga building na mga malalaki, may ganyan. Maniwala kayo sa akin. Ako, bakit sa tagal ng panahon, bakit hindi naman siya nabubura? Ito,
KMJS team. Kinilabutan ako doon, ha, sigaw. Pero feeling ko sa labas yun. May nagsabi sa labas eh. Tinan mo ha. O oh, diba sa labas. May nagsalita eh. Sa labas yun. May kasi pati nga yung ano yung ambience sa labas na kakapture eh. Pati nga ugong ng mga jeep eh. Diba? Sa labas yun. Sa labas daw, inuulit nga eh. Pag-aari ng isang korporasyon ng mga Pilipino at ng Amerikano. At ito po ay isang ospital na nagkikater para sa mga American retirees po natin. Sa pagkakalam ko po ay nagkaroon sila ng problema sa City Hall. Kinasuhan sila ng violations to environmental compliance. Ikod nito ay CRIC. Meron din pong mga allegation yung mga beneficiary ng mga American retirees ay hindi po sila totoong may sakit. Palilitawin na may sakit tapos makakakolekta ng isang malaking halaga. Taong 2003, itinayo ang Philippine International Hospital sa Angeles City sa Pampanga. Angeles pero isinara ito noong 2009 matapos magkaproblema sa kanilang pamunuan. Mula noon, inabandon na ang ospital at ginawa na lang terminal ng jeep. Ang mga jeepney driver doon, unti-unting nagkaroon ng mga kakatwang karanasan. Yan na naman eh. May manggugulat na naman dyan eh. Ayaw tingnan. Hoy, ano ba? Iiyak ko dito eh, gulo-gulo mo eh. Kinaray ko muna yung jeep doon. Nag-jingle ako. Bigla ko nakarinig dito sa salikuran ko. Tumawa siya eh. Tapos, noong lumingon ako. Naghahanap ako ng bruto dito. Paglingon ko gano'n, bigla siya tarako. Pagbaga niya doon sa pader na gano'n, bigla siyang parang tumagos lang. Yung sa mga parang sa pinikula lang na nangyayari. Doon ako nagkinilabutan. Wala, kwento lang yan. Talagang sinisindi namin yung mga ilaw eh. Parang talagang may nakatingin sa'yo, may sumasampa sa jeep. Siguro nabubulabog sila kaya naghihingi po ng bendisyon. Parating pinupunta niya po ay yung pinaka-tunnel doon sa baba. Tinapunan ng basura ang mga kasamahan ko kasi bawal magtapon ng basura sa sapa. Pag nagtapon po doon, parang siyang iniigop daw. Kaya nga hindi na siya nagtapon doon. Gusto ko ng compelling evidence. Minsan nga, meron pa akong na-experience na tulog na ako. Pagdating ng alas 12 ng madaling araw, yung maalim pungatang ka. Yung unang bukas ng mata mo, parang may natanaw ako doon sa may tulay. May tumawid na nurse. Parang meron siyang tulak-tulak na stretcher. May mga napapansin po kami na... Yung keyword doon, yung keyword doon, natutulog eh. Pwede kasing panaginip mo lang yon, kasi sabi mo natutulog ka eh. Naman, isang bata na tumatakbo, patawid-tawid lang po sa isang kwarto. May nakakabay. Sa likod. Mukhang tunay yan ha, kasi nakikita kami pawis ni kuya eh. Feeling ko tunay naman to, itong nafe-feel niya. Maaaring na-overwhelm siya dun. Kontra na naman eh, no? Hindi, pinipilit ko kasi makapag-explain. Alam mo, kaya ganyan na naramdaman niya. Dahil syempre, pwedeng natatakot siya sa loob habang ini-interview siya. Pwedeng kinikilabutan siya. Not necessarily paranormal. Pero yung fear niya, totoo para sa akin. Bakit kuya, bakit ka nininervyos? Mahirap paliwanag. Init siya katapan eh. Init siya likod.
nararamdaman ka ba? Meron. Ano yun? Ano nararamdaman mo, kuya? Pinapawisan siya mo. Kuya, parang may tinitingnan ka. Lakas ng kaba. Tama, tama. Ano, pagpahingahin nyo muna yan. Baka mamaya, ma-heart attack yan pag ganyan eh. Huwag yung pilitin. Kaya ako kinakabahan. Huwag nang tanong ng tanong. Pagpahingahin nyo muna. Anak ng patola talaga tong mga reporter na to eh. Walang, hindi dapat ganyan pinipressure nyo yung tao. Miss Ana, ano po yung nakikita nyo? Bakit po nilapitan? Ay, kasi Ma'am Ana de la Cruz pala. Tamo ha, kasi Ma'am Ana de la Cruz yun, kino-cold reading niya. Yung tinamahan, nagtatanong si Ma'am Ana de la Cruz. Si Ma'am Ana de la Cruz pala yun, tamo ha. Kaya ako kinakabahan. Miss Ana, ano po yung nakikita nyo? Bakit po nila... Kino-cold reading na ni Ma'am Ana de la Cruz ngayon. Base doon sa actions ni Kuya, magsasalita si Ma'am Ana de la Cruz. Kita niyo po si Kuya G-Boy. Lisa, pre. No. Kanina. Kanina pa. Hospital Capre. That is bullshit. I'm sorry, ha? I'm sorry. Diba? Nagsasalita tayo tungkol dito sa bata na nabobosesan. Bigla may Capre, men. Ano ba? Laging Capre ang ano nito ni Ma'am Ana de la Cruz. Bago ako nagpakita sa inyo, kasama ko na siya. Nasa likid ko siya. Ngayon, nakapag-cold reading na si Ma'am Ana de la Cruz. Sa patuloy sa paglilibot ng KMJS team sa abandonadong hospital, ito ang nakapture sa camera. Tingnan nga natin. Uy! Compelling to, ha? Compelling! Wait lang. Pakita natin, ha? Kung ito ay totoo man, impressive to. Ito. Oh, for the first time, ha? May ano. Pero! Pero, pwede bang mapeke yon? Feeling ko pwede naman, halimbawa, kasi may light source dito eh. Pwedeng outside the window, may dumaan, ano. Maliban na ako, second floor to. Pero, outside the window, malay mo, may dumaan na pwedeng, ano. Kasi shadow siya, man eh. Shadow kasi siya, man eh. No? Pero pwedeng paranormal din naman. To be fair naman. Diba? 50-50. Kasi kung halimbawa kung yun ay shadow na dumaan sa ano, sa bintana, napaka-perfect ng timing niya. Wait lang, ulitin natin. May gusto lang akong i-confirm. Kasi iniisip ko naman kung halimbawa kung yun ay galing sa bintana, dapat nagbi-bleed din dito sa ilaw, sa sahig. Pero andun lang siya sa loob, men eh. Sige, tataas ko. 70% na paranormal. Pero kung may explanation kayo doon, ano, ganito ako in-encourage ko na i-exercise natin ang utak natin. Diba? Kung... I-explain nyo to, yan dumaan na yan. Ito kasi parang shadow siya eh. Sige, ipaki-explain kung kaya nyo. Sa akin, yun ang pinakamalapit. Yung doon sa light source, may dumaan. Diba? Kaya lang, ang tanong ko, ba't hindi siya nag-bleed dito sa sahig? Diba? Pero impressive siya. May mga nadidinig din po kami na tulog ng pinto, kalampag. Madalas po, may isang umiiyak na sanggol. Pero karamihan po, iba-iba po yung tawag po nila. May multo, tiyanak.
bakit nila pinaniniwala ang tiyanak ang gumagambala? Iba na yan pag tiyanak, man. Tama naman na yung mga tiyanak-tiyanak na yan. Doon naman tayo sa malapit sa katotohanan. Multo, okay na yun. Ba't maglalagay pa ng tiyanak? Sa abandonadong ospital, sa pag-iimbestiga ng aming team, nagulat kami tingnan sa natin. Aming natuklasan. Ako paparas pa ako. Dati yung mga ibang patient, pag dumarating dito, tinatanong lagi ng doktor kung may ininom bang gamot pero ayaw nila. Ah, mga nagpa-abort. Ang aminin, kaya nagagalit yung mga doktor. Pero ang alam talaga ng mga doktor na hinulog yung bata. Annabelle. Tingin ko, yung dahilan ng mga pagbabaramdam dito ay yung dahil sa mga nagpalaglag ng mga bata dati. Yung mga babae sa club na pagkakaalam ko ay mga tao na Pampanga, no? Gabing yun, nagsama kami ng paranormal investigator at ito ang Mama aming Ana de la Cruz. Nakunan. Dito pa lang, sa labas. Mama Ana de la Cruz. Okay. As kita ko na may bata na ditong babae. Lalakad-lakad siya rito. Pag-i-stay siya rito, iikot siya. Ganon-ganon. Saan madalas marami nagpaparamdam dito? Kasi dito madali. No, nagko-cold reading na siya. Bakit ano, bakit tinatanong mo kung saan, ano, dapat alam mo yan, Min, eh. Tinan mo, cold reading yun, eh. Lalakad-lakad siya rito. Pag-i-stay siya rito, iikot siya, ganon-ganon. Diba, gaganon-ganon. Wala naman siya specific na lugar na tinuturo. Diba? Ganon-ganon. Tapos pag may tinuro na, dun po nagparamdam, oh, yun na nga yung tinuturo ko. Saan madalas marami nagpaparamdam dito? Kasi dito, madalang eh. Dito, lagi sinasabi nila dati. Oh, sabi mo, madalang yan. Tapos ang sinabi nung in-interview mo, dyan, sabi ni Ma'am Ana de la Cruz, ganito. Pag-i-stay siya rito, iikot siya. Tama. Dito madalang. Pero kung saan niya sinabing madalang, dun yung may nagpakita. Saan madalas marami nagpaparamdam dito? Kasi dito madalang eh. Dito lang yung sinasabi nila dati. Diba? Wala na. Na-cold reading niya na yan. Diba? Na-cold reading na ni Ma'am Ana de la Cruz. Kasi pinapakwento niya yung ano eh. Hindi dapat yun eh. Yung mga batang tumakbo, batang lalaki. So, may kasama po tayo? Oo. Tapos, saan tayo pupunta ulit? Yeah. Habang pinipreview ng aming team ang video, napansin na tila may sumigaw pa. Cut, cut. Sira audio. Sira audio natin? Oo. Oh, bakit na naman? So, wala lang ako pa rin. Oh, ito ha. Let's say, ano yan, may sumigaw, ano? Hmm. Oo. Oh, bakit na naman? So, wala lang ako pa rin. Let's say may sumigaw. Wala lang ako pa rin. Ito ha. May sumigaw. Bakit hindi na-detect ni Ma'am Ana de la Cruz yun? May third eye yun, di ba? Let's say multo yung sumigaw, pero kay Ma'am Ana de la Cruz wala lang eh. Ayun o, ang sabi dito sa caption, pero nang tinanong namin ang nasa video, wala silang naalalang narinig na sumigaw noong oras na yon. O sige, wala. Kasi kayo, mga ordinaryong tao lang kayo. Wala kayong power. Eh si Ma'am Ana de la Cruz, may third eye yun eh. Bakit naman? So wala lang pa rin. Wala siyang na ano, wala na detect si Ma'am Ana de la Cruz. Wala, hindi na ano ni Ma'am Ana de la Cruz ano. So what does it say to you? Let's say paranormal yung sigaw na yon. Or maybe, ganito kasi ang nangyari. Maybe, hindi nyo inaalala na may narinig kayong sigaw kasi aware kayo na yung sigaw na yon ay sa labas. I'm so sure, pag tatanungin ko kayo, may narinig ba kayo na bumubusi ng jeep?
hindi nyo na matatandaan yun. Kasi nga, hindi naman kayo conscious dun eh. Aware kayo na lahat ng noise ay nasa labas galing. Diba? Nagigets yung ibig ko sabihin? Tanongin nyo yung mga yan, may natatandaan ba kayong ugong ng sasakyan? Wala. Busina ng jeep, kailan nyo narinig? Wala din. Kasi nga, diba, wala silang pakialam sa nangyayari sa labas. Maybe, ganito ang theory ko, ano, meron naman talagang sumigaw. Pero aware sila lahat na yung sigaw na yun ay galing sa labas. Kaya nung time na yon hindi nila pinansin. Na-highlight lang ng maigi nung pinlay na yung video na ni-record. Ano namang parang gagoy nag-i-edit. Namubuisit ako sa mga ganyan. Malansa ang baho. Halo-halo, may dugo, may ano. Meron pang kamay eh. May daliri pa nga nandito eh. Wrong! Hindi ginagawa ng hospital na ano, magtapo ng mga kamay. Dapat, di ba, men? Saan nyo nakukuha yung mga ganon? Pinapalibing yun eh. Halimbawa, may inamputate na ano, pinapalibing yun eh. Hindi yung dinidiscard kung saan-saan. Akala siguro ni Ma'am Ana de la Cruz, ang proseso ng hospital, pag may pinutol na daliri o somewhere, itinatambak lang dun sa loob. Nililibing yun. Yung mga ina-amputate na ano, hindi dyan yun. Oh, ito na Angel ha, kung nasan ka man. Tumahimik na ikaw ha, pagka-pray na lang kita ha. Ano ito dati? No, ba't tinatanong mo kung ano yan dati? May third eye kami ni, ano ba? Di ba nakikita niyo yung tanong ng tanong? Naiinis na ba kayo sa akin? Tanong ng tanong si Ma'am Ana. Hindi ko inaaway si Ma'am Ana de la Cruz eh, no? Kaya lang, gusto kong magamit ni Ma'am Ana de la Cruz yung third eye niya, pero tanong siya ng tanong. Ito ha, pagka-pray na lang kita. Tamo. Ano ito dati? Ito yun. Hindi na tanong. Kung saan nadadump yung mga dugo alibawa sa operating room? Oh, mga dugo, yon. Pero yung mga parts ng tao, nililibing yun. Diba? Kasi yung dugo, liquid yun eh. Hindi naman ano eh. Kung hanapin man nila yung magulang nila, hindi na nila alam kung sino eh. Tanggapin na lang nila na talagang wala na. Tanong ng tanong eh. Sige Lord, we declare na itong lugar na ito ay sa'yo. God, we take authority over this place. Hindi namin inahayaan lahat ng demonic spirits na mamugaran dito. Napalayas namin lahat ng demon spirits in Jesus' name. Children are gifts from God. Maraming mga tao ang nagpapabot kasi mas nakahighlight yung kasalanan nila kapag lumabas yung baby. Pero sa totoo lang, wala namang hindi kayang i-redeem si God. Kung ikaw yung tao na nagpa-abort ka na in the past, humingi ka ng tawad kay God and the Lord will restore you. Habang nagpipreview ang aming team, may napansin sila ng tayo sa loob. Ano nagsushoot ako dito? Ayun, EVP yun, ano? CK. Pero masyado siya malinaw, men, eh, para sa EVP, eh. Masyado siya malinaw. Pero EVP yun. Sa totoo lang, pag nagsasalita ang kaluluwa, ganun talaga. Parang bumubulong. Sabi ni Zach Bagans kasi, mga kababayan ko, yung bulong na yon ay sigaw na sa kanila. Pero yung EVP na to masyadong malinaw eh. Tamos. Parang nagkamali pa eh. Parang nagkamali pa siya men eh. Tinan mo ha. Ano nagsushoot ako dito? Mag-isa na lang ako. Dinidetalyahan ko na lang yung butas at saka yung kandila. Wala naman akong kasama dito, ako na lang mag-isa. Malayo na sila, tinanggal na yung audio. Tapos nung pagkayari ko mag-shoot, segment producer namin, pinakinggan niya yung audio, may kakaibang siya narinig na boses. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala eh. Pero nung narinig ko yung sinabi... Pero wait lang. Na-interview ka na agad. Tamo ha?
ulitin natin yung sinabi. Habang nagpipreview ang aming team, may napansin pa silang kakaiba sa record. On the spot yung ano, pin-review yon, lahat ng shinot nyo doon. Kasi during ini-interview yung cameraman, ano eh, nandun pa rin kayo sa location eh. Ano, nagsushoot ako dito, mag-isa na lang ako. Dinidetalyahan ko na lang yung butas at saka yung kandila. Wala naman akong kasama dito, ako na lang mag-isa. Malayo na sila, tinanggal na yung audio. Tapos nung pagkayari ko mag-shoot, segment producer namin, pinakinggan niya yung audio, may kakaibang siya narinig na boses. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala eh. Pero nung narinig ko yung pinarinig mo sa akin, medyo kinalabutan ako. Masyado malino para sa EBP, ano? Ayan yung expert ang magkaan. It's definitely a shadow. Pero sa tingin ko, yung may hawak ng ilaw, pumihit lang siya. Kasi ang laki ng anino eh. Ibig sabihin, malapit yung ilaw. Para magkaroon ng anino doon, dapat may maglakad sa gitna ng ilaw sa kanong dingding. Kung may malakas na light source doon sa likod nila at isa sa kanila naglakad, nakita yung anino, dapat yung dalawa nakatayo, may anino din. Could be paranormal. No, nga. Pwede rin paranormal talaga. Na-impress na ako nung nakita ko yung footage na yun eh. Pero ang iniisip ko kasi dito, galing sa bintana yung ilaw. Kaya lang, ang sabi ko, bakit hindi nag... Halimbawa, di ba ang ilaw dito... Ibig sabihin, may bintana na may ipapakita ko muna sa inyo, ha? Ay, masyado pala nakaano. Dito na lang. Kasi nga, di ba, nakikita ko dito, may pinto yan, ano? Tapos may light dyan. Tinan nyo yung ilalim, ha? May light dito sa baba. So, ibig sabihin, may bintana dyan. Baka mamaya, may dumaan doon sa bintana na nag-cast ng shadow na tumawid. Ang tanong ko kanina, kung galing sa bintana, dahil itong light na to ay galing din sa bintana, ba't hindi nagbi-bleed dito sa baba? Dapat may shadow din dito sa baba. Kaya nga tinaas ko ng 70% na paranormal yung nangyari kanina. Diba? Kasi hindi ko rin ma-explain eh. Kung may malakas na light source dun sa likod nila at isa sa kanila naglakad, nakita yung anino, dapat yung dalawa nakatayo, may anino din. Could be paranormal. It's definitely a scream in terms of the source. Kahit na sila lang dun, wala namang bata. Pero pwedeng may bata across the street. Oh, yun yung sinasabi ko, di ba? Parehas kami ng opinion ng expert. Hindi ako expert, ha? Pero parehas kami ng opinion na contaminated kasi ng noise yung lugar. Diba? It could also be paranormal. It could also be from the outside. Dun sa start ng video, parang may faint, mahinang halakhak eh. I trust that nobody went close to the camera or the microphone. Nasa sa kanila na yan. I believe that the cameraman was there alone, tapos may bumulong na ganun. Which leaves the possibility na baka siya yung bumulong. Pero hindi, ba't niya naman gagawin? You test your voice speaking behind the microphone, hindi ganun lalabas. Ito parang idinikit yung labi talaga dun sa mic ng camera tapos nagsalita. Or parang pinatong. Hindi na lang masabi ng expert na parang pinatong. Anong relevance ito na naghahanap yun ng ganyan? Ano na yan, men! I-forward na natin. Kilalagyan pa ng ganyan. Oh my God! Mga anak ni Janice! Ang corny, men! Dapat hindi nyo na nilagay yan! Napaka-corny! Kinilabutan. Dito ako kinilabutan sa kakornihan ng... Anyway, mga kababayan ko. So, nakita natin doon sa video.
ay si Ma'am Ana de la Cruz, no? Dito yun nakita ko yung version ni Ma'am Ana de la Cruz sa tanong ng tanong. So patunay, baka mamaya doon sa mga ibang investigation nila, eh nagtatanong, ino-off camera lang yung tanong. Nagduda tuloy ako. Diba? Pero so far, maganda yung episode na to para sa akin. Lalo na yung may shadow na tumawid, no? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.